Magandang umaga sa mga mag-aaral ng Baitang Walo. Kumusta? Naway sana'y nasa mabuting kalagayan ng bawat isa at handang handa para sa panibagong araw ng ating talakayan. Halina't manood, makinig at matuto. Ako si Ginang Mahalin Chi Manalo, ang inyong gurong tagapagtalakay sa linggong ito. At ngayong araw, ating tatalakayin ang panitikan sa panahon ng Commonwealth. Ito ay ang ikling kwento. Bago tayo tumungo sa bagong aralin, ay tayo munang magbalik-aral. Kaya naman, ihanda nyo na ang inyong sagotang papel, panulat at ang inyong module. Mga mag-aaral, atin nang simulan. Panuto, suriin ang pangungusap, lagyan ng check kung ito ay nagpapakita ng katangian ng isang paglalahad at X kung hindi. Sulat sa iyong sagotang papel ang tamang sagot. Unang bilang. Maaaring makasulat ng isang magandang paglalahad ang isang taong may limitadong kaalaman sa paksang nais sulatin. Kalawa. Ang pagpapaliwanag, pagbibigay kaalaman o pakahulugan ay katangian ng isang paglalahad. Ikatlo, mahalaga ang pagpanig ng isang proposisyon kapag naglalahad. Kaapat, mas nagiging epektibo ang paglalahad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tiyak at makatotohanang halimbawa. Kalima, madaling maikintal sa isip ng mambabasa at tagapakinig ang paglalahad sa pamamagitan ng sanhi at bunga. Narito ang ating layunin. Una, naiuugnay ang mga kaisipan sa akda sa mga kaganapan sa sarili, lipunan at daigdig. Kalawa, nagagamit ang grap sa pagsasaayos o organisa ng kaisipan. Sa puntong ito, mga mag-aaral, bago tayo tumungo sa ating leksyon, tayo muna ay magkakaroon ng paganyak. Suriin ang bawat larawan na bumubuo sa ating lipunan. Inyong tukuyin kung sino o ano ang tawag sa mga taong namumuno sa bansa, pamahalaang bayan, at sa namumuno sa bawat barangay, at maging sa sangguniang pangkabataan. At higit sa lahat, ano ang pinakamaliit na unit ng ating lipunan? Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling! Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na may anyong tuluyan. Ang layunin nito ay magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Ito ay lumaganap sa panahon ng Commonwealth. Sinasabing malasariling pamahalaan sa ilalim ng pamamahala ni Manuel L. Quezon. Tungkol naman sa kung sino ang sumulat ng maikling kwentong pakikinggan, narito ang talambuhay ng may akda. Ito ay si Narciso G. Reyes. Pinanganak noong 2 Pebrero taong 1914 sa Tondo, Maynila. Isang diplomat at may akda ng Filipino. Nagsilbi bilang chairman ng UNICEF mula 1972 at hanggang 1974. Secretary General ng Association of Southeast Asian Nations mula 1980 hanggang 1982. Nagsilbi rin bilang permanenteng kinatawan ng United Nations at Ambassador of the United Kingdom, China at iba pang bansa. Nagtrabaho bilang isang guro, mamamahayag at publisher ng pahayagan. Para naman sa panghawa ng sagabal at upang maunawaan ng mga salitang ginamit sa ating maikling kwento, maaaring ibigay niyo muna ang mga kahulugan ng mga sumusunod na salita. Pagkatapos gamitin sa pangungusap ang ibinigay na kahulugan. Makikita ninyo ang isang halimbawa ng graphic organizer. Unang salita ay ang pinagmuni-muni,
Ikalawa, agaw dilim. Ikatlo, piping panangis. Kaapat, sumalunga. Panglima ay ang makadurog puso. Matapos ninyong sagutin ang mga talasalitaan, naririto naman ang mga gabay na tanong na makatutulong upang lalo ninyong maunawaan ang ating kwentong pakikinggan. Ano to? Sagutin ang sumusunod na tanong at isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. Gayahin ang format ng estratehiya. Una, ilarawan ang nayo ng malawig. Ibig mo bang marating ang nayo na ito? Bakit? Dalawa, bakit lumuwas si Danding sa malawig? Tatlo, sa iyong palagay na naisin ba ni Danding na manatili na lamang sa lupang tinubuan ng kanyang ama kaysa bumalik sa syudad na kanyang kinalakhan? Magbigay ng mga patunay sa pamamagitan ng paglalahad sa bahaging nagpapatunay nito. Kaapat, ilahad ang mga kaugalian ng mga taga-malawig. Nagpapakita ba ito o makikita pa ba ito sa kasalukuyan? Magbigay ng mga patunay. Kalima, ang malawig ay isang lalawigan. Ihambing ang pamumuhay rito at sa lungsod. Magbigay lamang ng tigdalawa, pagkakaiba. Alin ang mas nais mong maging tirahan at bakit? Kaanim, nanaisin mo pa bang bumalik sa iyong tinubuang lupa kung maganda na ang iyong buhay sa iyong bayan o bansa? Bakit? Kapito, bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa sariling bayan? Ang kwentong ito ay pinamagatang Lupang Tinubuan na isinulat ni Narciso G. Reyes. Maririnig ang alingaungaw ng paalaman at habilinan habang pasakay ng tren si Danding upang umuwi papunta sa Malawig at iwan ang takipsilim ng tutuban. Pumanaw na kasi ang kanyang tata Inong. Sa Malawig ipinanganak at lumaki ang kanyang ama. Ngunit hindi pa siya nakapupunta doon, kaya itinanong niya ang kanyang tiya Juana kung ano ang itsura ng nayon. Habang ipinaniliwanag nito ang itsura niyon, ay naapuhap nito sa kanyang alaala, ay gumitaw sa kanyang imahinasyon ang isang napakagandang larawan ng nayon. Gayunpaman, na makarating sila doon, ay napagtanto niya na ang Malawig ay walang sa ibang lungsod sa Luzon. Makitid at palikuliko ang mga daan at natatalukapan ng makakapal na alikabok ang mga iyon. Kaya naman, nasabi ng kutsero na ang tanging maganda sa lugar na iyon ay ang kalangitan. Nang marinig niya iyon ay marahan niyang kinontra ang sinabi ng kutsero sapagkat para sa kanya, isa lugar na tulad noon tumira at nakipaghimagsikan ang iba't ibang bayani ng bansa laban sa mga Kastila. Para sa kanya ay kaaliw-aliw ang lugar na iyon, bagamat sa simula ay nanghinayang at nadismaya siya. Napagtanto niya na madami pala silang kamag-anak doon, at lahat ng mga ito ay nagbigay pugay at bumati, tulad kung paano magbigay galang ang bawat Pilipino. Kasabay ng kamustahan na iyon ay ang paggunita sa mga alaala ng kabataan ng ama ni Danding. Nakaramdam siya ng matinding awa at pagkalungkod nang lapitan niya ang kabaong na kinahihimlayan ng tata Inong niya. Ang kalahating takip ng kabaong na dapat ay nakalambong sa ulo nito ay nakabukas upang masilip ang patay na nakahimlay doon. Gayun na din na dumating ang panahon ng libing. Na makarating sila sa simbahan ay doon niya naalala kung bakit nagkaroon ng kamatayan sa daigdig. Walang iba kundi dahil sa pagkakasala at hindi pagsunod ng mga naunang tao sa Diyos. Dahil doon ay naunawaan niya kung bakit ang buong mundo ay nakararanas ng matinding parusa. Iyon ay sapagkat madalas magkasala ang bawat tao at kadalasang lumalabag sa batas para sa pansariling kapakanan. Naisip niya na ang bawat lupa at lugar sa iba't ibang panig ng bansa ay dapat nang simulan na ingatan at alagaan.
sapagkat nuko at buhay ng ating mga bayani ang naging kapalit upang makamtan natin ang kalayaan at karapatan na maangking ang mga iyon. Sa puntong ito, inyo nang pakinggan ang isang maikling kwento. Kung ating babalikan ang ating mga gabay na tanong, mapapansin nyo na gumamit ako ng graphic organizer. Narito ang kahulugan at halimbawa, gayon din ang paraan ng gamit nito. Graphic organizer ay isang biswal o nasasaayos o organisa ng mga ideya at nagpapakita ng relasyon o ugnayan ng iba't ibang ideya at konsepto upang mas madali at lubusan itong maintindihan. Ito ay karaniwang ginagamit upang makatulong sa mga mag-aaral na mas mapadali at mapabilis ang pagkakaunawa ng isang araling tinatalakayan. Mga halimbawa ng graphic organizer: concept map, concept cluster, Venn diagram, hierarchical na diagram, fact-storming web, spider web, semantic web, discussion web, process or cycle diagram, data retrieval chart, sensory detail chart, cause and effect chart, what if chart, event map, evaluation pyramid, decision chart, fishbone planner, at word map. Para sa paglalahat, kumpletuhin ang pangungusap. Sa aralin na ito, natutunan ko na atin namang susukatin ang inyong natutunan sa araw na ito. Kayo ay magkakaroon ng isang maikling pagsusulit. Panuto, bumuo ng isang graph batay sa tanong na ito. Ano ang tungkulin o responsibilidad mo sa iyong sarili, sa lipunan at sa daigdig? Tignan o gamitin, halimbawa,
ang graph na nasa ibaba.